napalitan. Yo. Mga itinuturing mong kaibigan, magwawatak-watak man ang landas na dadada. Magwawatak-watak. Gandang araw. Ngayong umaga gusto ko lang bumati para sa mga katulad ko. Dahil alam kong marami sa atin ang nagtapos sa kani-kaniyang mga yugto, sa pag-aaral, meron sa kolehiyo, sekundarya, elementarya, o preschool. Pero tatanungin kita, malungkot ka ba? Ang mga araw na dapat sana'y araw ng pagtatapos o pagkilala. Mga araw na dapat sana'y may nakasuot na toga, nagpapalitan ng pagbati, magkakasama, nagmistulang tagumpay na naglaho ng parang bulak. Ang sertipikasyon, diploma at mga medalya ipinadala sa mga bahay o kani-kaniyang luha. Maging ang pagpapaabot ng pagbati ay dinampanan ng teknolohiya. Ngunit huwag mong ibagsak ang iyong mga balikat para ba ang lahat ng pinaghirapan mo'y nawala. Dahil ang lahat ng iyan ay halos 10% lang at may mahigit sa 90% ang natira. Oo, yan ang sabi nila. Hindi binubuo ang tagumpay ng kung ano ba ang nakamit mo. Ang tagumpay ay pinagtagpi-tagping mga landas na tinahak at pinagdaanan mo. Kung kaya't narito ka ngayon, kung bakit may nakamit ka ngayon. Simulan mo sa umpisa kung paano kang nagising sa alarma o di kaya sa sigaw ng iyong ina sa ikaapat ng umaga na sinasabing alas 6 na. Ipinagluto ka ng almusal, binihisan ng uniporming idinaos sa kapiranggot na salaping ang natiray sa'yo pa ipinabaon. Paano ka nagtungo sa paaralan habang unti-unting ikinikintal sa isipan? Ito muna ang bago kong tahanan. Dinaanan ang bawat pasilyo ang hindi pamilyar na mga tao ay magkakaibang mga mukha, gawi, pananalita, merong sobra ng kulit, merong walang imik. Paano ka unang tumuntong sa loob ng iyong silid? Sa kwento ng mga bagong kamag-aralay na imi, sa mga aral ng guro, ay patuloy na nadilig. Hindi naglaon ay nagbistulang pamilyang, may tampuhan at pag-ibig. Kung paano ka lumahok sa mga paligsahan at samahan, natuto ng mga bagay na hindi mo natuklasan sa iyong libro, panulat, at upuan. Maging ang salitang pakikisama ay nalaman ang kahulugan. Naranasan ang unang beses na umiti ka ng talunan. Paano ka nagdasal? Noong mga panahong tanging pagkabigo ang umiiral, paano kanya pinakinggan? Huwag kang malungkot. Nanatili kang matagumpay. Swerte, pinagpala. Hindi ka lugi kung hindi mo man naialay ang ilang sandali sa gitna ng entablado para sa mga magulang. Tumatayong magulang, pamilya, mga guro at lahat ng mga taong sumusuporta sa iyo. Inaakala mo man na hindi sapat ang isang salamat ay ialay mo ito. Aalis ka man ng biglaan at walang paalam sa lugar na matagal kang nanahan. Darating ang araw na sasabihin mong oo, produkto ako ng mahal kong eskwelaan at hindi maitatanggi, dangal ka ng paaralan. Hindi mo man nayakap at nakamayan ang mga itinuturing mong kaibigan na magwawatak-watak man ang landas na dadaanan. Huwag kang mangamba. Walang bagay na basta na lamang makapaghihiwalay sa tunay na pagsasama. Hindi katalunan,
mas mapapatunayan mo ang lahat ng yan. Lilipas ang panahon, kakainin ng oras ang anumang material na bagay na naipon at makamit mo. Ngunit hindi ang mga aral at alaala kung paano ang isip at moral ay nahasa. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na palaging mayroong dalawang paa. Ang pangit at maganda. At nasa iyo ang desisyon kung alin ang titingnan mo sa dalawa. Di ka man sangayon, ang aking lang ay opinion.